Magandang araw sa inyong lahat. Shout out nga pala sa ating mga bagong subscribers. Maraming salamat din sa mga sumusubaybay sa ating mga videos na ina-upload. Sana ay patuloy lang ang inyong suporta sa akin. Huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe, at i-hit ang notification bell. Simulan na natin! Dati hindi talaga ako naniniwala na may multo. Nung elementary pa ako, madami nang kinukwento ang mama at papa ko tungkol sa experience nila about sa multo. Hindi ako naniniwala, pero nakakaramdam na ako at that time. Iniisip ko na lang baka guni-guni ko lang. I was in grade 6 nang ma-develop itong tinatawag nila na special ability. Unti-unti nakikita ko na yung mga spirito na dating kinukwento ng nanay at tatay ko. When in fact, every time na napapadaan ako sa mga burol, nakikita ko yung spirit o kaya naman pag pumapasok ako sa ibang bahay, nararamdaman ko agad yung aura sa loob. Nakarating ako ng kolehiyo, dun sa university na pinapasukan ko, hindi ko na imi-mention, madami na usap-usapin na madami daw talaga dun. Lalo na pag naabutan ka ng klase sa gabi, dahil nung World War II ay isa siyang ospital. Nagka-schedule ako ng gabi noon at nasa ikatlong palapag ang classroom namin. Gumagawa kami ng project at that time. Maya-maya, nagpaalam ako sa best friend ko na mag-CCR ako. Suot ko pa ang earphones ko. Pagpasok ko ng CR, ako lang ang tao doon. Pagpasok mo, may isang malaki at mahabang salamin sa kanan at mga sirang shower room sa kaliwa. Bali, lalagpasan mo muna yung salamin na yun bago ka makarating sa cubicle. Tatlo ang cubicle na pwede mo pasukan. Chinik ko yung una pero sira yung flush. Yung pangalawa naman may something sa toilet at mukhang sira din ang flush, pero yung dulo, okay naman siya. Habang umiihi ako at nakikinig sa music ko, bigla ko na lang naisip na meron dito. So ako naman nagtaka dahil biglang pumasok sa isip ko yun. Anong meron? Nung matapos na ko pagbukas ko ng pinto ng cubicle, bigla akong nakarinig ng sit-sit. So napatigil ako knowing na ang lakas ng volume ng tugtog ko. Lumakad ako at hindi pinansin, nakapagsalamin pa ako at naghugas ng kamay ko. Palakad na sana ako palabas ng pinto ng CR, kaso pagkahawak ko ng doorknob, bigla namang parang may nakatayo sa likod ko. Usually, hindi ko tinitignan dahil pag ganun, meron talaga. Pero hindi ko alam bakit sa oras na yun bigla akong tumingin. Paglingon ko sa likod ko, feeling ko aalis yung kaluluwa ko sa katawan ko. Feeling ko para akong nakakulong sa freezer dahil nanlalamig buong katawan ko. Tinatry kong buksan yung pinto pero ayaw bumukas. Nakatayo sa harapan ko ang isang babaeng naka-Filipiniana na mahaba ang buhok at namumula na parang dugo yung mata niya. At nakalutang siya. First time sa buong buhay ko ang makaranas na sobrang lapit ng multo sa akin. Kaya ganun na lang yung reaction ko siguro. Ilang segundo akong nakulong sa CR, sumisigaw ako at kumakatok mula sa loob na baka sakaling may makarinig sa akin at tulungan ako. Pero habang tumatagal, papalapit ng papalapit yung babae. Tumalikod ako at lahat ng lakas ko inipon ko pati sa pagsigaw ko. Nararamdaman kong nasa may tenga ko na yung mukha niya. Hinila ko ulit yung pinto ayun. Bumukas siya. Dali-dali akong tumakbo sa classroom namin at takang-taka yung prof at best friend ko sa itsura ko. Dahil para akong binuhusan ng isang balding tubig at namamagay yung mata ko sa kakaiyak. Mula noon hindi na ako nag-CR na mag-isa ulit. Every time na mag-CCR ako doon, may dala-dala akong rosary at kasama ko yung best friend ko. Kung gusto niyong magbahagi ng inyong nakakatakot na istorya, mag-email lang kayo sa waitystarvlogshorrorstories@gmail.com.